Paano ba? Paano halikan si crush? 8 tips. Shoutout to Metchico Bualdelgado, Napoleon Kadungon, Melody Navarro, and Kimi Vibe. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And follow us on Facebook, facebook.com/paanoba channel. Let's start the video. Step number 1. Lumapit ka sa kanya. Lumapit ka muna sa kanya, yung tipong uunti-untiin mo siya. Kunwari ay tatabi ka lang sa kanya, pero ang totoo ay may pinaplano ka ng halikan siya. Upang mahalikan mo siya, kinakailangan ay yung tipong magdidikit kayo, na komportable siya. Kapag napansin mo na kapag lumalapit ka sa kanya, lumalayo siya sa'yo, ibig sabihin nun, hindi pa siya komportable sa piling mo. Pero kung lumalapit ka pero hindi siya umaalis, may pag-asa ka sa kanya. Yung sobra-sobrang dikit na tipong konting galaw na lang, ay posible mo na siyang akbayan o posible na kayong magkahalikan. Yun yung comfort level na dapat meron siya sa'yo. Kung na-uncomfortable siya o di kaya lumalayo o di kaya nagpapahiwatig na ayaw niya, baka masampal ka lang, kaya wag mo nang ituloy. Step number 1, i-testing mo kung okay lang sa kanya sa pamamagitan ng paglapit sa kanya. Step number 2, makipag-flirt ka sa kanya. Kung nakalapit ka na sa kanya at medyo magkadikit na kayo, ang pangalawang hakbang ay makipag-flirt ka na sa kanya. Simulan mo na siyang landiin. I-compliment ng konti, sabihin mong maganda siya o gwapo siya, etc. Pwede mo siyang harut-harutin. Gumawa ka ng paraan para maramdaman niyang naikipaglandian ka sa kanya. Yung pag-harot, kunyari, kinikiliti mo siya o naghahanap ka ng paraan para mahawakan siya at matingnan kung hindi siya papalag. Kapag kasi nararamdaman mong naikipag-flirt din siya sa'yo, kumbaga nag-flirt ka sa kanya, sinabi mong maganda siya, tapos nagbiro siya pabalik, ibig sabihin nun, may chance na may gusto rin siya sa'yo. Ayaw na rin siguro ang tamang oras para makabuelo ka na posibleng mahalikan siya. Step number 2, makipag-flirt ka sa kanya at tumingin ng senyales na komportable rin siya sa'yo at na may gusto rin siya sa'yo. Step number 3, kapag medyo tama na ang timing, tingnan mo siya sa kanyang mga mata. Mararamdaman ng taong gusto mo na hahalikan mo na siya kapag inuumpisahan mong tumingin sa kanya na parang nangaakit. Yung tipong pumupungay ang mga mata mo, yung parang nangungusap. Kahit hindi ka magsambit ng mga salita, ay nararamdaman na niya ang gusto mong sabihin. Madalas, gagawin niyo ito pag may lull na sa conversation at medyo may konting tension na namamagitan between sa inyong dalawa. Ito ang pangatlong step para halikan si crush. Gumawa ka ng paraan para magkaroon kayo ng eye contact. Step number 3, tignan mo siya sa kanyang mga mata. Kapag hindi siya makatingin sa'yo, posibleng na-awkwardan siya, o di kaya kapag tinitigan ka rin niya, yun na ang senyales na maaari mo nang subukang humalik. Step number 4, pakiramdaman mo ang koneksyon ninyong dalawa. Kapag nagawa mo na ang unang tatlong hakbang, kung saan nakalapit ka na sa kanya, nakipag-flirt ka na sa kanya, at tinignan siya sa kanyang mga mata, ito ang pagkakataon para maramdaman mo ang koneksyon ninyong dalawa, kung ikaw lang ba ang may gusto o may gusto rin siya sa'yo. Kung may patutunguhan ba ang binabalak mo, kung nakakaramdam na rin siya ng tensyon sa pagiging malapit ninyong dalawa. Pakiramdaman mo kung nararamdaman rin ba niya ang nararamdaman mo. Tandaan mo, hahalikan mo ang crush mo, kaya dapat ay pareho kayong gusto ito kung ayaw mong masampal. Step number 4, pakiramdaman mo ang koneksyon ninyong dalawa. Before we continue with step numbers 5 to 8, maikling patalastas lang po, find what you are looking for nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video.
Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with step number 5. Tumitig ka sa kanyang mga labi. Ito na siguro ang pinaka-climax na binabalak mo kung gusto mo talagang halikan ang crush mo. Yung tipong pabalik-balik mong tinitignan ang kanyang mga mata at labi. Na kahit nagsasalita siya ay nakatitig ka lang sa kanya at parang hindi mo na iniintindi ang sinasabi niya. Yung tipong ang tumatakbo na lang sa isip mo ay ang halikan siya. Mahalata rin ang taong kausap mo na gusto mo siyang halikan kung lagi mong tinitignan na labi niya imbis ng mukha niya. Yung mas madalas mo pang napapansin yung paraan ng pagsasalita niya kesa pansinin ang kabuuan ng mukha niya. Kung hindi pa rin siya lumalayo at this point, hindi pa rin siya pumapalag, hindi kanya tinutulak palayo, gusto rin niyang halikan mo siya o at the very least, interesado rin siya sa'yo. Step number 5, tumitig ka sa kanyang mga labi. Step number 6, simulan mong hawakan ang kanyang likod o braso. Kapag nararamdaman at napapansin na rin ang crush mo na gusto mo siyang halikan, simulan mo nang hawakan ang likod o ang braso niya. Yung tipong parang niyayakap mo na siya, naghahanda ka na upang halikan siya. Maaaring sa pagkakataon na ito ay nagiging clingy ka na. At gusto mo ring malaman kung interesado ba siya sa'yo o kung papalag siya. Kasi kapag hinawakan mo siya sa likod o braso, hindi ka pa masasampal nun. Pero pag dinerecho mo sa halik, even if nagpapakita siya ng signs na interesado rin siya sa'yo, baka masampal ka ng di oras. Maaari naman kung sobrang maingat ka, pwede mong tanungin kung okay lang ba na hawakan mo siya. Kung okay lang ba na hawakan mo likod niya o ang braso niya. Kapag umoo siya o hindi siya umimik, chances are okay lang sa kanya yon. Isa rin ito sa mga hakbang upang maramdaman mo ang koneksyon ninyo. Kung payag din ba talaga siyang halikan mo siya o na mapalapit pa kayong dalawa. Step number 6. Simulan mo sa paghawak ng kanyang likod o braso. Kung mahihiyain ka talaga, maaari ka na humingi ng pahintulot. Napaka-gentleman din na paraan yon. Step number 7. Huwag ka nang magsalita o tumahimik ka na. At kapag naramdaman mo nang malapit mo na siyang mahalikan, huwag ka na muna magsalita. Huwag mo nang basagin ang momentum ninyong dalawa. Don't ruin the moment. Ito na kasi ang senyales na sobrang lapit mo na siyang mahalikan. Yung tipong naghihintayan na lang kayong magkalapit ang mukha sa isa't isa. Hayaan mong balutin kayo ng katahimikan. Kung minsan kasi, pag nagsalita ka pa, kung kailan nararamdaman mo na ang koneksyon, biglang magiging awkward ito at maaaring hindi pa matuloy o maudlot ang inyong halikan. Step number 7, mag-create ng sexual tension sa pamamagitan ng hindi pagsasalita o sa pagtahimik. Step number 8, basain mo ang iyong mga labi. Bago mo siya tuloy halikan ay basain mo lang ng konti ang labi mo. Oo, maaaring sexual man ito tingnan, ngunit isa ito sa pinakahuling step bago mo tuluyang halikan si crush. Maaari mo rin naman humingi ng pahintulot sa kanya bago mo siya halikan. Ito na rin siguro ang pinakamalino na paraan para maramdaman ng crush mo na gusto mo na talaga siyang halikan. Senyales na ito na, oo, gusto na kita halikan. Kung hindi pa rin siya lumalayo at this point, or kung lumalapit din siya sa'yo, ibig sabihin nun ay may permiso ka na. Maaring sa unang tingin ay nakakabastos ang babasain mo ang iyong labi. Ngunit kung komportable ka naman sa kausap mo at nararamdaman din niya ang nararamdaman mo, mas nakaka-attract lamang itong tingnan. Step number 8, basain mo ng konti, konting-konti ang iyong mga labi. At yun na nga, pwede na po kayong either mag-go in for the kiss at kung hindi siya lumalayo sa'yo ay senyales na yun na maaari mo siyang halikan, lalo na kung pumikit na rin ang kanyang mga mata, o di kaya ay maaari kayong humingi ng kanyang pahintulot kung maaari mo siyang halikan. At kung hindi siya sumagot, o kung binigay niya matamis ngang oo, may permiso ka na. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Channel and like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Please also support our business page,
facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS1250-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Get discount coupons from your favorite brands only from the Deals website where we have the hottest and freshest deals for you. Get the latest deals, discounts, and coupons from popular brands by shopping now from the link in our video description box. Get deals like buy one take one from Watsons, up to 50% off from Nivea, and up to 60% off from Philips only from the Deals website. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.